So what's up mga kosa, Dream is back again sa panibago nating video. So for today's vlog is mag GCQ check lang tayo kung ano na bang meron dito sa labas. Kasi sa ngayon GCQ na dito sa Laguna. So ayun, galing pala kami dito sa palengke dito sa Los Baños. So ayun, 10:40 na ng umaga pa lang. First time nakaalis kami ng maaga. So ayun, napunta kami dun sa San Pablo, dun sa LSPU, sa school namin. Magpapa-ID daw siya. Ako hindi kasi ayoko. O, check natin dito sa highway kung anong ganap. May nalalaman ng bubble eh. Yeah. So yun na, nakikita nyo naman marami pa rin sa sasakyan. Parang wala naman pagbabago. Ganun pa din. Kami naman, kanina pa kayo eh. So ay, parang mas dumami yung tao ngayon sa labas. Parang hindi naman naka GCQ eh. So ayun, bago natin simulan ito, walang kwentang vlog na ito. Please like, share, subscribe, ring the bell para lagi ka-updated sa mga susunod nating walang kwentang vlog. May bago yung reload the intro. Tayo nagbabalik dito sa ating wala kang kwenta-kwentang vlog ha. So ngayon na hindi tayo magbibigay ng mga kung ano-ano. At ngayon is mag-ano lang tayo, check lang natin yung labas. Kasi balita nga is GCQ na dito. Nakikita nyo naman parang walang pagbabago yung GCQ dito. Mas lalo pa nga dumami yung tao sa labas. Tsaka check natin kung makapunta pa tayo ng San Pablo. Titignan natin kung may mga checkpoint sa mga dadaanan natin. So ayun, kailangan ko na pala magpagas at wala na kaming gas. Pero doon na kami magpapagas na may Petron dahil na wala lang, trip ko lang sa Petron. So ayun mga kosa, samahan nyo na lang kami dito sa papunta doon sa LSPU para naman na may magawa din kayo. Gago! So yun nga pala mga kosa, medyo busy na tayo ngayon kasi so yun, nagsisimula na kasi yung school ko, online class. Ngayon is sobrang hirap, ang dami na namin subject at ang dami na rin namin gagawin. May mga physical training test na ano, meron na din kaming PE4. Ayun ang pinaka favorite ko, fundamental of marksmanship. Sabihin na kung paano bumaril yan. So yun mga kosa, ano nga pala tayo ngayon, isang big announcement dahil nakaka 1k subscriber na sa tayo. So yun mga kosa, wala muna tayong ganap kasi ang hirap talaga. Wala na nga akong pera eh. So yun, siguro mag-ano tayo, 1k special tayo na. So yun nga, mag-ano tayo, tatry natin kung magagawa natin na kung makakapag-firing tayo. So yun, dito sa may part na maahas at bae. Wala pa naman ng hindi ko lang sure kung nag-check ba sila dito. Sana hindi. Para naman makadaan tayo. So yun, salut kila sir. Another wala na naman silang vacation. So ay dami ng mga pulis dito. So dito na tayo sa highway ng bae. Parang lalo mas dumami sasakyan. Sige, balwal lang tayo ngayon. Mapagalitan na naman ako nito, sasabihin naman. Bilis mo magpatakbo. Bagal pa nga nito eh. Yung pakiramdam na sa scooter ka nagsimula. Tapos noong unang beses para sa'yo mabilis na yung tinatakbo mo. Yung tuwan-tuwa ka na kasi akala mo sobrang bilis mo na. Pero habang lumatagat para nabibitin ka na kasi mas gusto mo pong bumilis. Lakas ng hangin!
ba ito si tatay? Hindi ko alam kung tatawid ba o hindi. Oh my god, this dami sasakyan. So dito na kami sa bae, malapit sa boundary ng bae at kalawan. Grabe, dami sasakyan. Ang date lang neto is ano, ano ba ngayon? March 23, Tuesday. Pero ang upload nito, buto na isang linggo bago ma-upload. Ganun ako kabilis mag-edit. Hindi, nasa ano yan. Minsan naman ni, ano, kapag natripan ko mag-edit is ano, edit tayo ng edit. Eh, may time lang na kinukulang yung oras ko sa pag-edit ng video. Sa isang video, minsan naabot ako ng mga 3 hours. Maximum na tayo, 3 hours or 4 hours. Hindi ko sure. Depende kapag ano, mahaba talaga yung video. Tsaka kung mga, kung marami pang ganap dun sa i-edit ko. Kasi minsan ni yung mga ano naman kasi pag nagba-vlog ako, minsan kapag tuloy-tuloy yung salita ko, hindi na ako magka-cut. Ang natatagalan lang naman ako doon kapag halimbawa nagsasalita ako, tapos titigil ako, tapos sa salita, tapos blank ulit sa salita. Ganun, doon ako nagtatagal kasi kinakat-cut ko lahat ng mga patay na audio. Kasi ang parang gusto ko mangyari sa vlog ko, tuloy-tuloy yung salita ko. Kasi yun ang gusto ko mangyari sa vlog ko, yung parang tuloy-tuloy yung salita ko para mas maintindihan nyo. Halimbawa, yung ganito, nagsasalita ako, tapos maya-maya, hindi na ako magsasalita. Ayan, ganun, halimbawa, ilang seconds din yun. Para, ano, ayan, napansin nyo, nagsasalita na ako ngayon. Ang gagawin ko doon is, ikakat ko yung part na hindi ako nagsasalita. Para, ang mangyari, sunod-sunod ako salita ng salita. Para hindi naman boring panoorin na magsasalita ka, tapos ang susunod is, wala na, ganito na lang. Tapos makalipas ang ilang segundo, magsasalita ka ulit. Para sa akin ang boring nun. Depende na lang siguro kung naka big bike ka. Kasi kung big bike yung gamit mo is ano, pwede naman pang entertain yung big bike mo kasi siyempre yung ano, speed mo, pwede mo gamitin. Eh pag gantong scooter, boring. Pag gantong scooter lang kasi gantong takbo ka lang, biga ka lang ng biga. Bali ang makikita mo lang yung dinadaanan tsaka yung pagbiga ko ng throttle. Hindi kagaya sa mga big bike na maganda yung view makikita mo, yung windshield ng big bike, yung pag clutch, pag biga, pag preno, pag ano. Kasi iba talaga pag big bike ang gamit mo pag nagmo-moto vlog. Ang dami-dami pwede mo i-content doon. Dito na tayo sa may Pubbings, tambay ng mga riders. So marami nakakain dyan. Dito na, dito yan sa Kalawan. Puso ano yan, tambay ng mga nagra-rides. Nakapunta na rin dyan yung mga sikat na mga vloggers. Sila mga LA squad. Yan, sila Jabo. Sila JCP Katagumpay. Yung mga yan. Nadayo ba yung mga yan dito para lang kumain doon. Bago ata sila mag-ride sa dito sa Laguna is nakakain muna sila dyan sa may Pubbings. Kasi sulit naman eh. Sobrang sarap. Isang beses lang ata ako nakakain dyan. So bago pala kami umalis kanina, sobrang kulimlim. So sana wala mong haharang sa atin dito sa Kalawan. So tingin na ako nakapunta dito na sobrang dami kong kasabay na sasakyan. Hindi tulad ng mga palaging napunta ko dito is wala, kakunti lang talaga yung sasakyan. Halos yun eh. Ngayon eh, kada lagpas mo sa isa, meron agad na sasakyan. Kapag overtake mo ulit sa isa, meron ulit. Sabi, mukhang naulan dun at nakakapote si kuya. So yun, dito sa Kalawan, wala masyadong tao. Walang katao-tao masyado. So yun, konti yung tao, konti yung sasakyan. Doon na ata sa may sa amin marami sasakyan eh. Sobrang luwag dito, grabe. Di ko alam kung bakit. O sadyang nagkataon lang na wala yung mga masada. Grabe, yung konti. Pag nadaan ako dito, traffic. Kaya puro truck ang kasabay natin. So dito na tayo sa Kalawan sa may Pinya. Capital of the Pinya. So yun, one bar na lang ako. Sana umabot sa Pagasan. Pero alam ko na makaabot yan. Papagas muna tayo ah. Wala na akong gas. Joy guys si kuya. Joy guys ng pintura. Joy guys si kuya. Gago! Shoutout kay kuya. Gaganunin ko rin sana yung akin. Re-repaint ko rin sana yung radiator cover ko. Kaso kinulang ako sa spray paint ko. Kaya yun. Ang napinturahan ko na lang is yung grab bar. Tsaka yung side skirt. Tama ba? Grabe nun, laki nun. Ayun na, naambun na. Ramdam ko sa aking balat.
dumadalo yung tubig. Unleaded pa 100. Let's go mga kakosa! Kaya pala nakakapote si kuya na ulan. Banking. Uy. Sige, una ka na kuya. Naka aerox ka eh. Basta naka aerox, alam nyo na. Riders, yan. Nuna dati. So ayan mga kakosa, kung may mga kasalubong kayong ganan, emergency, tumabi na agad kayo. Huwag na yung harangan nyo pa. Automatic tumabi ka na. Wala nang rason para hindi ka tumabi. Sir mga kakosa, kung naubos yung oras yung kakapanood dito, edi congrats kasi alam ko naman pampalibas lang naman ng oras te. Wala ka naman talaga matutunan dito sa vlog na to. Pero nagbablog naman ako nang meron ka mapupulot na kaalaman, syempre. Pangit naman yung wag tayo overtake kapag ganan na halimbawa, eto tips ko sa inyo. Kapag may sasakyan sa inyong nasa harap na mabagal tapos pataas kayo, tapos pa-curve yung daan, huwag mo na subukan mag-overtake. Yung ganito lang ang pwede. Doon din nagkakaroon ng aksidente kapag nag-overtake ka sa blind spot. Unang-una yan sa mga aksidente. Tsaka minsan na-overshoot yung mga yan. Huwag na huwag yung gagawin na umu-overtake kayo sa blind spot na lugar. Lalo na pagpataas. Delikado mga kos. Sa biglaan lang talaga to. Itong pagpa-vlog ko kasi ayun nga, sasamahan ko lang siya. Eh naisip ko mag-vlog na din ako kasi matagal-tagal ako hindi makakapag-vlog. So kahit pa paano, meron akong baon. Halimbawa is wala akong ba-vlog. E di, ito, ang mangyayari. Kung sakali man di ako makalabas sa amin, gawa lang sobrang busy, e di, ayun, mag-e-edit na lang ako. At least, itong video na to, naka-ready na. I-edit ko na lang at i-upload ko na lang, di ba? Maganda na yung advance. Kasi kapag hindi pa ako naggawa ng video, hindi mawawala na ako ng upload. Ang hirap kasi mag-isip ng content kapag ganito lang yung alis ka lang. Gusto naman mga nanonood, sobrang bilis ng motor eh. Ito ang pinakaayaw ko dito sa lugar na to dahil mas nauna pa nilang ayusin yung dun sa kabila kaysa dito. Eh dito ay puro lubak-lubak din. So ayan, dito na kami sa pawawa na kami. Wawa na ato, pawa. Basta pawawa na kami. Nandito na yan sa San Pablo. At kung medyo na entertain naman kayo kahit pa paano at mayroon ko naman kayo natutunan kahit pa paano, edi huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking YouTube channel. At siyempre click nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod nating upload. So dito ko na natapusin. Quim is signing out. Peace out. Subscribe. Let's go. Yeah.